Samantala, patuloy na hinihikayat ni Senator Bongo ang bawat Pilipino na magpabakuna na kontra COVID-19 upang maging protektado sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya. Anya, ang lahat ng aksyon ng pamahalaan gaya ng pagluluwag ng quarantine restrictions ay masusing pinag-aaralan. Narito po ang report. Magpabakuna habang unti-unting nagbubukas ang ating ekonomiya. Yan ang pinayo ni Senador Bongo sa mga Pilipino habang tiniyak naman niya na ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya ay well-calibrated at nakabatay sa good science. Calibrated po lahat ang approach ng gobyerno. Bawat araw po pinag-uusapan, pinag-aralan. It is based on good science always. At tinitingnan naman natin. Ang mga fully vaccinated na ay kailangan na lang isumite ang kanilang vaccination card kung bibiyahe. Batay sa travel protocols na nakasaad sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases Resolution No. 124-5 na inilabas noong Hulyo 4. Inalis na rin ang negative swab test result bilang isa sa mga requirement. May mga improvements naman na nangyayari not only dito sa ating bansa, kundi pati na rin po sa ibang bansa. Pinag-aaralan po yan ng ating mga experts. Halimbawa, yung local tourists, magta-travel na po sila. Ipapakita lang po yung you must be vaccinated with two doses na pwede na kayo mag-travel without RT-PCR. Yan po ay pinag-aralan ng gobyerno na pag bakunado ka na, maaring protektado ka na. Patuloy naman ang senador sa paghikayat sa ating mga kababayan na agad nang magpabakuna. Ang mga kababayan ko, makinig kayo mabuti. Kung gusto niyo na po makalabas, gusto niyo makatravel, hindi magpabakuna na po kayo. Kita niyo na ngayon, hindi niyo na kailangan magpatest. Yung bakuna, isang saksak lang. Yung test kayo sa ilong ninyo, pinag-aralan naman po lahat. So dati, parang 14 days quarantine period. Ngayon, pwede na pong 7 days pag bakunado ka na. Bagaman anyat lumuluwag na ang quarantine protocols, binigyang diinigo na ang kalusugan at kaligtasan pa rin ng lahat ang prioridad ng pamahalaan. Kaya dapat umanong maging maingat pa rin ang publiko at patuloy na makiisa sa mga otoridad. Unti-unting bubuksan ang ating quarantine protocols. Pero tandaan lang po natin, parati pong nasa isipan namin dito sa gobyerno, ang kalusugan at buhay po ng bawat Pilipino. So huwag po kayong magalit sa gobyerno kung paulit-ulit po ang kanilang mga quarantine restrictions. Para naman po ito sa kapakanan po ng bawat Pilipino. Para po ito sa lahat ng Pilipino. Si buhay po ang nakataya dito. Unahin po namin ang buhay ng bawat Pilipino. Importante po ang buhay ng bawat Pilipino.